tignan natin Shanti. Joe this out. So was the Pakito, sa kabilang PNK, meron pang isang band itong side ng Make Waves. Mm-hmm. So, kakaiba yung band dito, Daddy A, ng Make Waves, kasi usually hindi naman nababan si PNK, even the Uranus. But there was a time na part siya talaga ng Meta or part of the most band heroes. But anyways, para dito sa ating K-10, meron po silang Mattel Tabik, and that is going to be their first pick. By the way, sa mga hindi familiar, K-10, matagal na po talaga silang sumasali sa mga amateur teams, and si Make Waves, hindi ako masyadong familiar sa kanila. So, sa mga supporters natin dyan, sa mga supporters nila, kung maaari lamang po ay i-comment nyo kung taga saan yung mga players natin for Make Waves. Uy, Rafaela Benedetta para sa Make Waves. Just na yung Rafaela. Ay, mabilis na pala yung Benedetta. Papabilisin pa ng Rafaela. Pero let's see, sagot dito sa side ng K-10. Matilda Airlines. Mattel Airlines. Anyway, Alucard, medyo mahirap gamitin si Alucard if ever na may Rafaela. Pwede naman siya, Mili. Ito si Pandora, matagal na ito si Pandora. Medyo familiar ako sa kanya nga. Ito pala, familiar ako sa kanya IGN. But anyways, open po mga kaibigan ang Eve together with this link. So pwede na kuhanin yan. Mm-hmm. So nice pick para sa kanila. Medyo ma-violet dito ang lineup ng K-10. Kumain na ba kayo dyan, Daddy A? Oo oh, naman kumain. Ano ngayon eh? Birthday ni Egay ngayon eh. Birthday. Oo nga pala. Happy birthday, Egay. Graphic artist natin for Dota 2 broadcast sa Kuya Nick channel. So, pakisabi na lang na wag siya ang kukurap. Joke lang. Minag-treeman mo eh, no? Oo. Ayan. Isang ano dito, Selena. Okay. So, medyo squishy guys ang lineup dito ng ano, ng Make Waves. So, yan alam yung dalawa lalo na si Rafaela together with the Selena. Pero Benedetta kasi maganda yung ano niya, maganda yung sustain. Tsaka napakahirap patayin ng Benedetta. Tanda mo nung isang cast natin isang araw, Daddy A. Yung papatayin si Benedetta, pero anong nangyari, naka triple kill pa siya. Ang bumatay ng tatlo, na i-turn around pa niya, no? Mm-hmm. Pares din naman, halos pares din naman siya until eh. Wala ganong cut siya magkabila. If ever na lang tamaan ka nung araw. Dito rin na isa lang ang merong knock-up. Sabagay, meron dalawa. Circling Eagle, Tempest of Blades. Good. Paano ba? Medyo ano dito. Anyway, for ano, Barats. Maganda si Barats, guys. Kaya din maganda dito yung Barats pick. Kasi isa sa mga pwedeng pantapat sa kanya, which is si Harit. Labanan kasi ng, ano, ng sustain is nakuha dito. Or kinounter na agad ng Make Waves. Bina nila, Yuzong! Pwede din si Yuzong. O, sabi sa'yo, ma-violet yung pick ng ano eh. Pero mas okay siguro si Lapu-Lapu para mapasukan si ano, mapasukan si Rafaela. Though, Alice. Uy, si Alice. Usually kasi sa mga RG guys, sa mga mythic bands, usually si Alice is sa mga nababan. So, more on sustain guys, ang lineup dito ng K-10. Kinagandahan dito is that meron silang pang zone out na Eve. Na pangmalayuan, long range zone out. Tapos meron din silang pang zone out na pangmalapitan, which is si Matilda. So imagine kung gano'ng kahirap dito if ever for Make Waves, whenever there is a team fight, kung gano'ng dalawa yung kanilang papasukin. Tapos later on, sustain Alice dito para sa K-10. Pero maganda yung lineup ng ano eh, ng Make Waves. Sabi nga nila, di ba? Roger wins games. Okay. Si Roger Tol, no? Shoutout daw kay Idol Chantel gamit from Boss Roland. Roland, ayan, kay Bumoy, shoutout rin. Kay Nicole Rico, magandang hapon. Go take it. K-10 na may pa-heart pa. Okay, ano din kay Kuya Eliazar with a supporter badge. Nice to meet you, Kuya Eliazar. Pati kay Zenji Now, Make Waves Bataan. Okay, ito mga taga-Bataan. As may hindi familiar, taga-Bataan ang alam ko si Rene J. Okay. Oo, at saka si Edward. But anyways guys, ito na tayo sa ating game number 1 ng ating first series para sa ating qualifiers B ng Just ML Community Cup Summer Edition. Pakilala muna natin yan. On your blue side, that is K-10. Testicles ang gagamit ng Matilda. We have Kanashi on the Ling. Storm naman ang gagamit dito. Storm pa yung masasabi ko. Storm magagamit dito na Eve. We have Ranvey on that Alice and Pandora para sa kanyang Lapu-Lapu. Medyo delicate pa rin pahala ng isang taga K-10. Make Waves! Dito naman tayo, King Dos using the Benebeta. Yes, you! Sa kanyang Rafaela, Castamir with the Selena, Kenji Boss, PMA. Ayun lang, positive mental attitude yata yan. Kenji Boss sa kanyang Barats at Sad Vibes.
with the Roger. Yan, dito natin makikita kung talagang Roger wins games, mga tol. But anyway, sorry ka pala kay Buboy sa Banal. Sa mga bagong dating guys, huwag niyo kakalimutan na i-share ang ating stream and type ang exclamation notify. Again, kung sino man po mananalo sa ating qualifiers beat today, will be directly invited para sa ating Just Rebel Community Cup. Next week na rin po yan. So, again, for this one, medyo mahirap. Or medyo, yeah, mahirap para sa Kitten later on. Napigilan dito si paring King Dos, si Benedetta. Wala sila masyadong crowd control for their lineup. Kasi diba si Benedetta, ang daming dash, Daddy A. Kaya nasabi, ang hirap hulihin, kumbaga. Kailangan ma-hold mo nga siya ng mga dalawang segundo eh. Sa dalawang segundo na yon may bilang ka pa. Kailangan actually mapatay mo siya or else. Pwedeng kabaliktaran yung mangyari. Oo, tama ka dyan. Naku, magkakaroon na tayo sa middle lane. Oo, yun lang. Na-burn kagad yung flicker dito na isang Matilda. Pero napalalim niya saan sila. Customer, ang lalim na dito mga kaibigan. He wants the aim so bad. Pero 204K10. Ayan na nga, may dinadive pa ron. Here comes the Tempest of Blades. Eh, nabot si Yeshu. Nice. 3-0. Yes, nice skill para sa Kitten, ladies and gentlemen. Kung mapansin natin, nag-engage ka dito, kasi dito si Mayquiz. At that time, hindi pa nila nakikita si Ling. So, nagulat sila. Nung lumabas si Ling, automatic na penetrate ang kanilang back lines. So, automatic double kill dito para kay paring Ling. So, medyo slow start for Mayquiz onto this game. And take note that Sad Vibes or the Roger already has a death. So, titignan din natin dito for the turtle objective. Si Barrett's nandito, si Kenji Boss PMA. Eh, zina-zone out si paring Pandora. So, medyo madedelate turtle objective dito ng Kitten natin. Mayquiz ready. Ready na rin if ever. Handa na nga sila dito. Pero Ling, ang unang babakbak nga dito sa may turtle at si mga kaibigan. Barrett's will go down. Here comes the arrow pero walang tatamaan. Abang si Kuya Tess na natin. Siya ang for frontline. Pandora, kita niya si Genji Boss. Leywan na Baras. Abang yung umahabol. Araw mo lang tatamaan. Pero nice trickling eagle. Patay si Castamere towards Genji Boss, mga kaibigan. Mukhang turtle. Favorable na makuha rito ng Kitten. Only two heroes in the pen. Here comes Roger. He wants Tess. Pero lalayo na nga lang siya dito. Turtle. Ang gustong target din dito rin ni Kanashi. Tama zone out lang. While off-cam kill. Alice makakip. Makapick up ng kill. Nakamunti ka na mamatay. Nice zone out coming from three. Sino zone out yung dalawa. Free turtle si Ling. Pero given, papalapin na nga yung si Ling na nga rito. Pero merong retribution. Yeah, hindi na kinong test mga kaibigan. Tapos parang mayroong another. Kila naman Tempest of Blades. And maybe disengage. Or pwedeng abuhin ito. At pigilan na nga Kitten makakuha ng buff. Hindi na lang. Ayan, short nga pala sa manager ng Pegasus. Or si Mr. Derek Tomampil. Before. Mm-hmm. And si Zenji now. Pero anyways, dito sa bottom lane natin. Ang kinagandahan pala for having an Alice to a counter or to be lane sa isang Benedetta. Is melee kasi si Benedetta. Yes, skill dependent pero pang malapitan. Eh si Alice pang malapitan din siya. Pero flicker out para kay paring Castamere. Oo, kaso nga lang nasa gasaan. Itong si Alice mga kaibigan. Circling Eagle na may kasamang Gliding Wind. Erecto final blow. Eto na nga si King Dos mga kaibigan. Roger ka double kill. Good thing para sa jungler nga nila. Yes, yung kailangan tumakbo. Meron namang sustain yan. Dahil sa'yo nga yan Rafaela. Pero Roger grabe. Triple kill for him. Aabol pa nga rito si Ling. Kanashi shot down trend for him. And ito killing spree for the Ling. Na brought down nga niya rin si Car Roger mga kaibigan. Just get the triple kill a while ago. Oh, actually for the Ling, maganda yung ano niya dito. Maganda yung pasukan niya ng kanyang Tempest of Blades. Shout out ka pala kala Rafi Reyes, kalaman din mga Linda Dominic. And again guys, mabago na tayong share yung stream natin. For this one, we could see Kanashi with 301 KDA. Na tama pa commercial tayo dyan ah. Para medyo narinig ko yung paghihinga mo sa Daddy A. Oo, oh, lumalamig yung panahon na, itodo na, namin yung mga dapat itodo. Ayun na. Ayun na. Ito, isang mabilis mga kaibigan. Ako po, Sir Greg, ikasin natin kung makapang position. Ayun na, there goes Matilda. Matilda, pero yung Ling nga rito na may kasama mga real world penetration. Kailangan nilang tumakbo. Rafaela goes down. Side by tatakbo sa kanan. King Dos. Kalahati rin po kayo. Rather one word na nga lang. Duguan yung dalawa. Rafaela nga lang na-pick up. So was Castamere. All goods for the side of King 10. Here comes the Ling. Coming from the long range initiation. Kaya niya malapitan si King Dos. Pero Turtle will be up Chantel. Ito grabe, naman. Nangyayari dito. Parang labanan ang pinakamagandahang malilate pagdating sa teamfight. Kung sino may player na late na dadating, automatic sila yung nananalo sa teamfight natin. But anyways guys, night for ating score. Si Stone dito halos wala ng buhay at tinan natin ko i-dive. I-re-reset po mga kaibigan ang ating turtle objective. Pandora opens the box. Alam niya kung nasaan ang mga kalaban nila dito.
form make waves. Let's see kung sino makakakuha nito. King Dos sumama na rin sa ating objective. Baka may hihirapan si K-10. Malayo. Oh, nagaw pa. Naku po, ayun na nga lang kalungkutan nga rito, mga kaibigan. Tumakbo, Circling Eagle, nandito na naman si Ganashi. Lago ng ganda ng pasok ng mga kaibigan. Yes, yung kailangan niya sundan. Level may get na kill, merong inabot ng arrow. Oh, which is yung Alice, meron nakapagsustain kami from the Blood On. Remember, wala pang patay rito sa side ng Kater. That's a double kill for the Lapu-Lapu. Sad vibes yun lang, sadness for him. Roger to fall, katlo yung patay mga kaibigan. Sinozone out pa ni Stone with the Eve nga yung isang Barrage. Nakakuha sila ng tatlong kill. Nasa turret here in the mid lane for the side of K-10. Oh, grabe. Bilis kumilos dito ni Pandora. Parang alam mo yun, parang sinamaan ng Chanda Day. Parang nagmamadali. Kasi grabe eh. Alam mo yun, for every team fight, majority nandun siya. And to think that he is already 303, 4.4k gold, that is the Bloodlust Axe. So, top farmer mga kaibigan, walang iba kundi si Paringling. Dahil kita nyo naman sa kanyang KDA, that is 504. At nakita natin ang dami ng skirmisher, ang dami ng team fight na naganap. Pero maayos ang kanyang pagbitaw. Oh my God, wala nang respetuhan dito mga kaibigan. 4 versus man yung ating sitwasyon. Windows! Ayun nga lang, hindi siya makakatakbo against 4 heroes ng K-10, pero mukhang maghahanap pa kaya sila na ilabang pwedeng nang patayin. Tignan natin mga kaibigan. Sad vibes. Oh, hello? Feeling ko dito daddy for make waves, ang pinaka magiging asahan nila dito for the late game is going to be the Benedetta and Barat. Si Barat kasi guys, napakakunat ng Barat. Lalo na pag pinalaki tsaka pinataba. Oh my God. Ang sakit. Yun lang. Pandora! Habang si Yeshu nga rito, getting the damage coming from Kanashi, 605 para sa isang Ling. Naku po, kumbaga dream game to sa isang Ling eh. Yung late game, nakakuha mo dito inside the early game. Tapos yun, may sinubo na kaya sa KMG boss, meron nakatakbo pala sila. Electro Final Blow, walang aabutan. Here comes the Circling Eagle, hindi mahinto ng Matilda. Vulnerable target na siya, pero good thing meron ang Lapu-Lapu rin sa may right side. Ranvei, nandito sa may left side. Stun coming in, inabot si KMG boss. There goes the Blood Out with a DPS damage. Arrow will connect here to Alice, pero hindi makakalapit yung side the make waves. 6 gold beam. At talagang yung kalamangan siya until nagre-reflect talaga in favor of Keaton. Feeling ko dito for K-10, what's good about their lineup is si Eve talaga. Kasi habang naka-ano siya, naka-ulti siya, automatic, pasok lang ng pasok dito yung K-10. Pero may bawi yata ang make-way sa atin dito. Anyways, third to objective masisecure ng K-10. We have the Blood Wings or Demon Wings na Queen's Wings para dito kaya pare Pandora lahat na lang pwede itawag tinawag ko na pero King Dos dito wala na buhay mga kaibigan hindi na hahabulin pa ng tropang K-10 natin dito for sad vibes plus the Wind Talker so first item pati yun nga kung anong inuna niya item usually kasi okay first Wind item Talker. Guys after the Raptor's Machete medyo napag-iwanan in terms of the goal si pareng Roger dito because of the aggressiveness na lang ng tropang K-10 natin and look at the score. It is 14-4. Tapos grabe si pareng Pandora. Oo nga, eh, siyempre maraming sustain. Pero sinubo nga siya. Ito ni Barats mga kaibigan. Pero nandito na immediate backup coming from K-10. Ito na nga collapse mga sir. Abantes, T-Kelsey, naiikot nga siya rito. Siglang Miguel will hit Kenji boss. Pero tanko nga yung isang Barats. Abantes, maso blade ginamit. Ang gandang real world manipulation mga kaibigan. Maso zone out nga sila. Blood out ng Alice yung makakapatay ng isa. Yung Eve dun sa may backlines. King Dos is doing it all. Stun coming from the Alice. Pero underneath the turret nga lang. Ligtas nga sila dito. Arrow will won't connect. Flowing blood gagamit. Pandora will come in underneath the turret. Castamir might fall down. Unstoppable for the Lapu-Lapu. Here comes Ranvei. Unstoppable action here in game number 1. Pero patay yung Lapu-Lapu. Ranvei with the Blood Odd. Yun nga lang, si Turn Frozen. Tatakbo na lang nga rito si Kenji Boss. Pero ang kunat ng isang Barat, siya lang ang matitirang buhay dun sa may clash, sa may top lane. Yes, and for that team fight guys, maraming players from K-10 ang hindi nakasama doon. And may kita nga yung damage ni Lapu-Lapu together with Ranvei. They are ready to take the turret damage para makakuha ng kills. Kita naman natin si pareng Pandora kanina. And a nice performance para kay Kanashi. 706, even with Ranvei. Actually, maganda na yung synchronization of skills talaga dito ng K-10. Papasok si Alice, papasok si Lapu-Lapu, tapos may lilipad na Matilda Airlines. And it is what it is, mga kaibigan. Kita naman natin, laro natin yung laman ang K-10. Alam mo yung nagbibilang sa sayo, Chantel? One. Ako na papasok to, ikaw naman. Okay. Parang gano'n, no? Ang galing naman ni Sean, pero ito naman. Ano ba ang tawag dun? May tawag dun eh.
Ano ba yun? Ano ba tawag dun? Di siya ako dancer. Oo, pero parang ano yun? Diba may nilalaro sa kalye? Yung shaggy-di siya popo. Parang ganyan ang nangyayari. Gagawin ko na lang isa. Tapos susunod na lang isa. Favorite kayo dati. Pagalap talaga magkabisado ng mga steps dyan. Pero ayan, again, napakainit ang action natin dito sa Josema Community. Oh, yeah. Sa mga bago natin, share nyo po ang ating stream. Shout out sa inyo at magandang oy. Hapon. Oy! Oy, alam ko, papasok. Oops, Barats ang kanilang target dito with the real world manipulation. Araw yung ilagan, pero abutin dito yung lapu-lapu. Nice zone out for that Eve. Medyo masakit, ang hirap pumasok doon sa may real world manipulation. Medyo naiilang itong side ng make waves. Tapos, merong naiwan, ilang ang kalungkutan, naiwan sa biyahe si Matilda Airlines. Oo, na-testicles, daddy. Ay, nakalagay ko na rin. Medyo nalagets, oh my gee, mga kasiwa. Hindi mo malagets yun, nakatawag mo medyo parang delikado. Oo, parang delikado. Parang nilagay niya naman po ako sa posisyon na hindi na ako pwede magkasulit na mga ibang po. Ah, chang test na lang, chang test. Oo, yun na lang. Chang test na lang po, mga kasiwa. Pero ito, the objective is off, ladies and gentlemen. For this one, naman po ang K-10 in terms of the objectives. Kita yun naman para sa mapa nila or para sa mga turrets nila. Wala pa nasisira na tore dito in for make waves. Medyo tagilid ang kanilang vapor dito. Medyo tagilid na pasok dito ang pagpasok ng mga arrows ni paring Castanier. So, we will see kung i-contest ba nila or sisimula na ba ng K-10 itong Lord objective or this might be a fake Lord for this game. And K-10, ang laki ng kalamang nila in terms of the gold. Pati din dito kaya sa advice na silip natin kanina, medyo marami pa ang kailangan habulin niya. And Thunderbelt, guys, for another item para kay Kanashi. Oh, yun lang, naiwan na mag-isa't walang kasama si Ate Mora Paella. Instantly, mukhang libreng Lord para sa kanila to. 5-man K-10 inside the Lord Fit. Ang bilis bumakap rito ng Ling. Tapang rin kasi ng Ling na magano eh. Mag-push ng minion wave kahit sa ang lane. Wala ganong catch talaga inside the make waves. Arrow lang ni Selena. Oops. Na hindi pa ganun sure natatama. Wala na. Ito na, Lord. Has been taken by K-10. It will be secured by the Ling. Natin mga kaibigan kung saan dadaan itong Lord. Marching here in the top lane. Kailangan pa rin dumipensa rito ng make waves. Lord enhanced na pala itong nakuha. Pero shoutout nga pala sa lahat ng naka-tune in at viewers natin dito. 500 viewers natin para sa ating game number 1 between K-10 and make waves. 19-7 po yung ating score. 13 minutes in. 8k golded for K-10. Lord marching here in the top lane. King Dos to defend. Pero meron tayong team fight direct dun sa may gitna. Yan natin direct. Direct, oops, Queen Swings. Yung spin completed. Dahil ako nangalad din ang bayong Selena. Naiwan na naman mag-isa to si Yeshu. 2 casualty for make waves. Ako po mga sir. Here comes the electro final blow ginamit. Pero wala pa rin namamatay. Lapu-lapu with the sustain. Blood on the red vein. Nice turn into 2. Delikado ang buhay ni Roger. He will be found and he will be dead. KO for him. Abang ito na nga, episode blades ginamit na merong real world manipulation. At King Dos ang nag-iisa ng alam buhay para maging 5 sorry yung side ng make waves. And this is it. Pansit, congratulations for K-10, winning game number 1. Victory! Yan. Na-mute yata si ate natin, Shanti, na-mute. Meron silang napindot ko pa yung mute ng microphone. Meron sila Selena, meron din sila dito ng Rafaela. Parang early game talaga siya. Kaso naging problema kasi, mas binilisan pa dito ng K-10 ang kanilang rotation and napakahirap na para mag-penetrate dito for make waves. Knowing that they have Eve as their enemy hero talaga, napakahirap. Imagine divers dito si Ranvi and Pandora, si Alice tsaka si Lapu-Lapu. And you have the Eve. So, kahit gusto mong palagan yung ano yung Lapu-Lapu at saka yung Alice whenever there is a teamfight, hindi mo magawa kasi masakit din si Eve pagka sumama siya sa teamfight or kapag kabinato niya ang kanyang real world manipulation. But anyways guys, K-10 versus Make Waves, ngayon sinabi natin this is a best of 3 series. Abangan nyo po kung magkakaroon ba tayo ng game number 3 kasi kahapon mainit ang ating, or isang araw pala mainit ating action for the qualifiers A. So again, bago tayo mag-break, maraming salamat muna sa ating sponsor, nandyan ang Cherry Mobile. So, it is what it is. Kami naging shortcasters nyo for this game. Ako si ating Chantel. Ano nga pala si Daday? Magbabalik ang game number 2. This is DAS ML Qualifiers B in just a short break.